how to teach insulation resistance of a wire. So this is the recommended insulation resistance of a wire. Importante ba itong insulation resistance? Yes, importante itong insulation resistance of a wire. At dahil after installation, minsan yung mga wire na da-damage ito, na daganan ba, yung balat, nagkaroon ng sugat, so may posibilidad na hindi maganda ang insulation ng wire. At saka minsan yung magbaha, importante din to para malalaman natin na yung wire natin is okay pang insulation. So ito yung recommended procedure kung paano mag-test ng insulation resistance ng wire gamit yung Fluke 1503. At saka din sa mga motor at saka mga power tools, ito yung recommended procedure. Ito yung recommended cable insulation resistance testing sa Fluke 1503. Ito yung recommended na setup. So yung positive, kailangan yung, for example, we have a 3-conductor cable wire at saka mayroong lead sheet. So yung tatlong, yung dalawang core, i-ground mo, mag-ano ka ng wire, tapos i-touch mo sa ground. Tapos yung isang iti-testing mo, yung conductor to be check under test, yan yung mapunta sa negative. So ito yung diagram na to, ito yung ang recommended testing procedure sa Fluke 1503. Okay na, mag-umpisa na tayo. So ngayon, meron tayong 3-core na wire. Iti-test natin yung blue wire. So as per sa diagram, i-short natin yung brown green. So meron tayong tatlong kulay sa wire na ito. Blue, brown, at saka green. So as per diagram, i-short natin yung brown at saka green kasi yung iti-test natin yung blue wire. So yun, kuha tayo ng pang-jumper na itong wire na pula, yan yung pang-jumper na ginagamit. So kinunik siya sa brown papunta ng green. Tapos yung pula, yung jumper, nilalagay natin doon sa conduit. So as a ground. So base sa diagram. So yung blue wire na iti-test natin yung insulation resistance, balay matitest natin yung balat niya kung ang insulation is okay. So ito yung Fluke 1503 na tester. Ito yung gagamitin natin. So yan, ito yung Fluke 1503. So kailangan na bago kayo mag-test nitong tester na ito, nasa tamang setup. So yung black na probe na punta sa common at saka yung red doon sa positive. So tandaan natin na yung green, yan yung negative, yan yung papunta sa testing, yung ititest natin na wire. At saka yung red, yan yung papunta sa ground. So yan yung recommended sa equipment na ito para matest natin. So bago natin yung pula, yan din sa ano, lagay natin sa blue yung negative. Bago pa pala mag-test tayo, ito yung selecting voltage. So kung mag-measure tayo ng insulation resistance, kailangan nasa tamang setting yung tester natin. So kung ang cable na iti-test natin or yung equipment, meron siyang dumadaloy na 24 to 50 volts, kailangan yung setting ng tester natin nasa 50 to 100 volts DC. Pero kung ang voltage na dumadaloy doon sa equipment or sa wire na ititest natin is 50 to 100 volts, kailangan ilagay natin yung setting sa 100 to 250 volts DC. Tapos kung 100 to 240 volts, kailangan natin na 250 to 500 volts DC. Kung 440 to 550 volts, kailangan nakasit siya sa 500 to 1,000 volts DC. At saka kung 2,400 volts, and so on, 1,000 to 2,500 volts DC ang setting ng tester natin. O sige na, magtitest na tayo. So ngayon, nakasit na yun sa tamang 500 volts kasi, so yun. Yun na ititest natin, i-post lang yung test ng tester. So meron tayong set.
So meron tayong 0 ohms insulation ng blue wire. So i-short natin yung blue wire para hindi tayo makuryente, kasi meron tayong 500 volts na dumadalo yung sa testing natin. 500 volts DC. So tatlong bisis natin i-touch sa ground yung blue wire, kasi yan yung tinitest natin, may naka-charge na kuryente. Huwag niyong hawakan kagad, makukuryente kayo. So kailangan niyong i-discharge. So ititesting natin yung brown, kasi yung blue mayro zero ang ano natin. So yung brown naman, oh, set natin sa 500 volts para matis yung brown na wire. So yung pula na sa ground, so yung itim na sa brown, yung pula na sa ground na ano, yung negative na sa brown. So ipupos natin yung tester. So meron tayong 550 mega ohms insulation. Hindi kagaya sa brown zero kanina. So maganda ang insulation ng brown natin na wire. So dito naman tayo sa damaged cable na blue. So yun, nakikita natin yan, no? So ibig sabihin yung blue nag-short siya doon sa ground. So isang demo lang to, ha. Isang demo na pagtitesting ng wiring. So ganun din to sa actual yung ginagawa natin. So para ma-solve yan, tanggalin natin yung na-damage na wire or anong remedy, basta hindi mag-touch yung dalawang core ng wire. So ito, kaya dahil demo, i-clean natin sa pamagitan ng pagkat ng cable. So ngayon, ito na, ititest natin uli para malalaman natin kung anong difference doon sa shorted wire at saka yung good wire. So ngayon, papunta tayo sa blue. Blue na, ibalik natin yung blue kasi kanina zero insulation siya. Zero ohms insulation result. So ibig sabihin, shorted yung core natin. So ngayon, i-ground natin yung brown na wire doon sa green. Kasi itong green, yan yung ground wire, eh. Tapos i-touch natin yung mga wire na yon, i-jumper natin doon sa tubo, yung conduit natin. So ite-test na natin, pero na-clear na natin yung shorted, ha, para malaman natin kung anong pagbabago sa blue wire na ito. So yung black papunta sa blue as per sa diagram. So ite-test natin sa 500 yung tester, kasi naka-zero siya, naka-off. So i-return natin to 500 volts. Yan yung 500 volts setting. So ngayon yung test probe, yung pula na mapunta sa ground, yung black nandun sa blue. So i-post natin yung tester. So magkaroon tayo ng reading 550 mega ohms na ang blue wire, dahil kiniklean na natin yung short. So hindi na siya nag-touch doon sa ground yung blue wire. So good na ang result ng wire. So yan yung tama at saka safe. Yan yung so i-discharge natin yung blue wire dahil yung tinest natin ng tatlong bisis. Yan. So yan na yung result. So para safety tayo, para hindi maging delikado sa personnel na nagtatrabaho. So doon naman tayo sa brown. Kasi kinat natin, baka tinamaan yung brown na wire. So ititest din natin kasi tapos na yung blue. Set natin sa 500 volts yung tester, yung black nandoon sa brown na wire, at saka yung red yun. I-post natin yung tester, 550 mega ohms. So good yung dalawang wire na yung line at saka neutral na wire, yan yung ginagamit sa single piece na wire, single piece system. So i-ground natin yung brown tatlong bisis. Yan yung recommended. Nasa sa inyo na kung susundin nyo.